Sa laban ng Lakers at Pistons, first quarter pa lang ay umarangkada agad ang Pistons at nakapagtala sila ng 37 points sa pangunguna nina Alec Burks at Bojan Bogdanovic, habang ang Lakers naman ay nakapagtala ng 30 points sa first quarter sa pangunguna ni Anthony Davis. Samantala, hindi naman nakapaglaro si LeBron James kontra sa Pistons dahil sa kanyang adductor strain injury. Sa second quarter naman ay naging matindi ang depensa ng Lakers kontra sa Pistons. Nakapagtala ang Lakers ng 38 points habang ang Pistons naman ay nakapagtala lamang ng 27 points. Dahil sa magandang pasahan ng Lakers at sa buzzer beater 3-point ni Looney Walker, lumamang ng 4 points ang Lakers sa pagtatapos ng second quarter. Pagdating ng third quarter, nag-init sa 3-point line sina Reeves at Walker, habang si Alec Burks naman ay nakakuha ng foul counted sa 3-point line. Lamang ng 8 points ang Lakers under 2 minutes nang magpakawala ng 3-point shots si Killian Hayes, back-to-back block shots galing sa Pistons at isang malupit na alley-oop ni Alec Burks kay Jalen Duren. Nagtapos ang third quarter sa score na 95-96 in favor of Lakers. Sa pangunguna ni Anthony Davis sa fourth quarter ay nakascore ng 32 points ang Lakers habang ang Pistons naman ay nakascore lamang ng 26 points. Dahil sa matinding depensa ni Anthony Davis ay nakakuha ng pang-apat na panalo ang Lakers. Nagtala ng 16 rebounds, 2 assists, 4 blocks at 38 points si Davis sa laban kontra sa Pistons. Ito ang larong inaasahan ng Lakers sa kanilang center na si Anthony Davis sa bawat laban. With the back-to-back 30 points at 10 rebounds sa sunod-sunod na panalo nila kontra Brooklyn Nets at Detroit Pistons. Bagaman wala si LeBron James ay nagawa pa rin nilang manalo. Ang kanilang susunod na makakalaban sa home court ay ang San Antonio Spurs na gaganapin sa Lunes.